Magandang araw mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. Update po ngayon dito mga ka-farmers sa tanim kong ampalaya na Galaxy Max F1. So bali, ika 26 days na po ito ngayon. So ngayon ay September 7. So pang-apat po na abono ngayon. So ayan, medyo mataas na po siya mga ka-farmers. Nasa second layer na po siya ng trellis. At unti-unti na rin po siyang kumakapal at dumadami yung kanyang mga sanga sa baba. So sabi ko kasi dati na magbabawas ako ng sanga. So pero nag-adjust po kasi ako ng pagitan sa puno niya mga ka-farmers. So dati po kasi yung tanim ko dyan sa kabila, 3 feet po yung pagitan ng kada puno niya. Pero ngayon, ginawa ko na po siyang 4 feet. Dahil naging maliit po kasi yung space dito sa gitna, yung bali pinakatabla niya. Dahil yung plot po kasi na to ay dati tinamnan ko po to ng talong na hindi ko po itinuloy. So sa kato na yan, natamnan ko na rin po. Kaya lang, pinabunot ko. Dahil may edad na po kasi yung punla na banat, punla ng talong na naitanim ko. So kaya napagdesisyonan ko na tamna na lang po ito ng ampalaya. Kaya na pag napansin nyo na may mga butas po sa gilid. So yan po kasi dati yung pinagtamna ng talong. So ayan mga farmers. So medyo delay nga po to. Dahil hindi ko po nasunod yung schedule niya sa pag-aabono. Dahil lagi pong naulan dito. And pansin nyo po mga farmers, oh, may tubig-tubig pa dito. So kagabi kasi malakas yung ulan. So okay lang naman po dito mga farmers sa area ko na uulan. Kasi dahil mabilis lang naman po madrain yung tubig. So dito kailangan mo po i-sit up yung ano, kanal dito para mas lalo kapag umulan diretso pong agad labas yung tubig. So dito mga ka-farmers, ayan, mapapansin maraming butas-butas. So nakaraan na gabi kasi nakawala na naman yung baka ko na mayroong anak. So dito sila dumiretso dahil mataba po yung damo sa gitna. So dito po nagpumulupot sa poste. So buti pumulupot na siya at hindi na dumiretso doon sa gitna. Siguro kung dumiretso pa sa gitna, talagang hindi lang po ganito yung magiging damage na. Siguro 1, 2, 3, 4 na puno po yung naging damage. Yung iba, putol. So okay lang yun. Kahit maputol yung dulo niya, lalabas pa rin po naman yung kanyang mga sanga. So di tulad po dyan ay puno po talaga yung naapakan nila. So medyo delay rin po mga ka-farmers yung paglalagay ko ng mga trellis niya. So yung iba nga dito, kahapon ko pa lang po ito natapos. So sa katunayan, meron po ito papudong dalawang ano, isa't kalahati na span o linya na hindi ko pa po nalagyan. So mamaya, bali matatapos ko na rin to. Pero mag-aabunuhan ko muna ito dahil baka umulan na naman at di na naman matuloy yung pag-aabuno ko. So ito mga ka-farmers, oh, gumapang nga po yan. Ayan, oh, tingnan nyo po, mahaba na po siya. Gumapang na po siya sa plastic mulch. So mamaya matatapos ko na rin to. So ito na yung pinakalas. And medyo malawak-lawak po to ngayon mga ka-farmers yung tanim po ng palaya. So dahil nasa 250 kapuno to. At mayroon din po akong tanim na konting sitaw. Ayan. So nakarang taon ko pa po yan na binhi. So itinanim ko dahil sayang din. At dyan, so sa taas yung mga farmers and sa dulo po ng sitaw, nagtanim po ako dyan ng konting kalabasa at sweet corn. So pinagsama ko na. At dito may tinanim akong kalabasa na huli. So kukunti lang po tumubo dyan. So dito po yung area na yan ay dati ko po yan pinagtamnan ng Galaxy F1 na pinabunot ko. So hindi ko po yan pinaararo. Nagspray lang po ako dyan ng herbicide. Kaya lang tumaba na naman po yung damo.
So kaya, pero yung dito sa taas medyo mataba na rin po yung kalabasa. So makapansin nyo po dumilim-dilim na naman. Mamaya maya, ulan na naman ito mga ka-farmers. So yan lang po mga ka-farmers, bali tutuloy ko lang po muna yung ginagawa ko dito. So mag-aabon, no? Dahil uwi na rin ako at mag-aalmusal. So yung abonong gamit ko po dito mga ka-farmers, ayan, 1620 at saka urea. Ito po, drench na po ito mga ka-farmers, no? So isang lata lang po na ano, isang lata lang po ng sardinas. Ayan, ito po yung lata, napakan ko sa kada puno. So konti lang konti lang pong abono na ano, kasi medyo alalay lang dahil maulan po yung panahon, kasi pag nasubrahan po yung abono baka po sila mag malanta. So okay naman po kasi yung tindig niya mga farmers, no, kahit hindi po masyadong malakas yung abono na inilagay ko. So yun lang po, in-update ko lang po ito sa inyo mga ka-farmers yung tanim ko. So maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.